Welcome sa panibagong episode ng Packshit Podcast. Bago tayo mag-umpisa, kumustuhan muna tayo. Kumusta ang mga linggo nyo? Uwa? At happy Kuya Mil. Bakit nakasingkit? Ba't singkit yung mata mo ngayon, pre? Mga tingot. Mata, di ko alam. Ba't di sa naliligo, Kuya Mil? Parang bilis lang lumipas noong linggo, pre. Noong unang episode natin, napredict natin yung pre. Napredict ni Regel yung pag 10 pesos ng SLP. Kumusta naman ang linggo mo, Regen? Ayos naman yung linggo ko. Alam nyo, ang linggo talaga parang ano lang yan. Parang 1 week lang yan. Oo nga. Ang bilis na, ang bilis lumipas. O kaya nga eh. Last Sunday, parang 7 days lang lumipas, diba? Oo, grabe nga. Parang nakakainis tong co-host natin dito. Walang kwenta sinasabi. Pero ayun na nga, umpisa natin. Sa mga hindi nakakaalam, may iba pa kaming tawag dito, crypto na nilalaro, at yun ay ang Crypto Blades maliban sa Axie. Crypto Blades ang ginagamit niya, nilalaro namin. Kaya lang may ano ngayon sa Crypto Blades eh, parang paano ba sabihin yun? Paano bang ano, palugi ba? O ano na? Okay. Mas mabuting tanungin natin yung anak ni Krogi dyan. Bakit? May gusto ba malaman kayo sa aking tatay? Si Krogi? Ano ba nangyayari sa ano ngayon? Crypto Blades ngayon? Kwento muna natin yung ano. Yung naging umpisa nung Crypto Blades. Yung napakalaki pa ng bigayan. Tsaka, yun. Doon muna natin umpisahan. Ano ba? Paano ba nag-umpisa ang Crypto Blades na pangmalakihang ano, presyo ang bigayan? Anak ni Krogi, ano? Nagsimula siya. Sabi ni Daddy Krogi, hindi lang inaasahang lumaki yung ano nila. Yung kanilang laro na NFT na crypto bait. At nagsimula sila, so paunti-unti pa lang pumapasok hanggang ilang weeks sumabog yung ano, sumabog yung crypto bait, di ba? Doon na nagsipasukan ang mga tao. Dahil sa Hyperin Axie, nadala rin sa Crypto Blade. Kaya ayun, doon nagsimula ang Crypto Blade at ayun. Magkano yung pinakamataas na presyo na nai-record sa Crypto Blade? Sa skill? Magkano yun? ATH niya? Wait lang, tanungin ko lang si Daddy. Pahay nga, pahay ako ha, pahay. Sabi mo, sige. Tuto, nagtatagalog ba yung tatay mo? Oo. Half Filipino. Alam mo kaya nga, malamal niya yung mga Pilipino. Nilagyan ng istorya. So, ang all-time high niya is, nasa 9K. Basta 9K. 9K? Umabot ng 9K. Tapos, kada palo nun, nasa magkanong bigay, kada palo. So, dahil di ko naabutan yun. Sabi nila, kasi ano pagka daw, pumalo ka, maganda agad bigay. After 1 week, may NMAX ka na daw eh, dati. Yung mga first na hype yun? Na week. Nasa magkano yun? Nasa 100K. In 1 week? 100K per week, yes. Oh, ang sabi naman, may kilala ako na nagsabi sa akin na nakakalahating million siya agad. Tapos, ayun, nung nag-ano na, slow down na. So, dumating na yung week na ano, natapos yung hype na week, kung saan mataas yung... Hindi, ano muna, magkano yung puhunan nung Crypto Blades? Nung hype week. Mga 20,000, apat na karakter. Kasi yun ang pinaka ano yun, no? Parang suggested na bilang ng karakter mo para maganda yung balik. Tapos bibili mo talaga dun yung magandang karakter na. Tsaka... Tapos may weapon na yun, isang weapon. Sa mga hindi lang nakakaalam, pagka naglaro ka ng Crypto Blades, kada galaw mo may babayaran kang tinatawag na gas fee. Parang ano siya, kada palo mo, kada laban mo, may babayaran kang gas fee. Magkano yung gas fee man, pre? 13 pesos. Galaro daw. Kaya nga. Paano dyan? Kaya yun rin yung ano, yun rin yung iniyak ngayon ng mga tao, gas fee. Ang nangyayari ngayon sa Crypto Blades, parang nung medyo nag, ano na, hindi na siya hype, unti-unti na siyang bumaba, umabot na lang siya ng nasa 1,000 skill? 1,800. Oo, 1,800. Tapos, unti-unting umihirap na bumalik yung ROI. Hindi na tayo nakapag-ROI. Hanggang ngayon. Oo. So, naipit nga tayo. Sa nanay ko. Oo.
Sobrang hirap. Ano ba nangyari? Bakit nagkaganon? Anong dahilan? Wala, naubusan sila ng rewards eh. Yung reward pool nila naubusan na. Dahil? Kasi hindi na burn eh. Hindi na hinold lang ng mga player. So, walang umiikot na skill. Kailangan nila ibili ng character. So, kaso hindi na eh. Hindi na eh, oo. Tapos yung problema rin din yung multi-account. Oo, yung multi-account. Yung talaga nakasira doon, yung multi-account. Kasi meron pa silang naging promo, di ba? Parang kada account may libre kang skill na makukuha. Oo, yun. Mali pa yun. Explain, paano nga ginawa nun? Paano nangyari? So, pagkagawa ka ng account, may libre kang 5 skill or 1 skill. Tapos yun pambibili mo ng character. Tapos diba? Pwede kang in-game skill mo yun. Pwede kang mag-transfer nung character sa ibang account. Kaya yun, parang na-exploit ng iba, gawa ng account, may libreng skill, gawa ng character, ay bili ng character, tapos transfer sa ibang account. So, ayun nga, malingat, napakamaling gawain yun. Oh, mali. Kasi yung 20,004 na character, naging 16 na character na yun, dahil dun sa libre. Tapos, parang andali lang yung andali niya pa nung makakompleto ng ROI, kaya unti-unti, lumiit nang lumiit yung kinikita pag pumapalo. Dahil nga sobrang dami nung nakakuha ng character. Sa sobrang dami nung character, ang laki na nung nakukuha nung nung mga tao, naubos na yung reward. Naubos yung supply nila, Naubos yung supply ng crypto bricks. Tapos ang pinakamali talaga nangyari doon is yung sa simula pa lang, di na nila inayos yung yung economy nila. Diba? Yung iba kasi siyempre tuwan-tuwa sila, uy, ang ganda ng economy nito kasi napakatas ng rewards na nabibigay. Yung pang short term yun, yung pang long term nila. So ito nga, nasa long term na tayo, diba? Ang dami naging problem. Yes. Iyak nga ako eh. Hindi pa rin nakaka-araw tayo. Ilang araw na tayo hindi nakakapalo. Dahil... ngayon pa. Hindi ba ngayon nakakapalo kasi sira yung Ano nangyayari ngayon? Bakit rewards. Hindi nakakapalo? Bakit hindi nakakapalo? Wala ng reward pool. Ubus na. Depleted ubus. Na. Yes. Saan nila kukunin yun? Tapos alam nyo ba? Na-research ako kanina eh. So, 5 minutes ko na-research yung crypto baits. Grabe talaga. Tara lang ulit yan eh. 5 minutes po. Yes. Umigsi ah. Umigsi. Dati kasi 1 hour eh. So ngayon medyo mabilis na ako yung mag-research. 5 minutes ko sa na-research. Alam nyo ba? Yung liquidity ng crypto baits is unlocked na. Ano ibig sabihin nun? Yung di ko alam kung yun na yung rewards pool nila yun, na-unlock na yun. Ang ibig sabihin nun, dapat kasi ang liquidity pool lagi nakalock yun para hindi magalaw ng devs. So ngayon, naka-unlock na. Tapos napansin ko ng isang araw, nag-research ako ng 5 minutes. Diba? Napansin ko, yung dev, nag-aalis ng nagtanggal siya ng nasa 400 liquidity. Ay, 400 skill sa liquidity pool. Akalain mo 'yon. So diba? ano magiging epekto noon sa laro? Ano magiging epekto? Hindi nasira yung economy. Ba't siya magtatanggal doon sa liquidity pool? Doon nga galing yung rewards eh. Lalong nabawasan. Dito galing yung rewards. Kaso syempre saan pa galing? Syempre dito na yung sa liquidity pool na 'to. 'Di ba dati nung sabi mo bago nung na-discover natin yung Crypto Blades, parang may ginagawa pa yung dev na So ayun nga, matagal ko na 'to eh, nakik pa nga ako sa sa Pinoy. Inaan yung si Papa Krogi ko, may problema ata kayo kay Papa. Wala naman. Napansin ko lang kasi yung papa mo nagse-send siya ng account. Sabi na namin yun eh, yung hinire niyang economist. Wala pa yung economist doon, ha? Wala pa ba? Wala pa ba? Ay, nako. Kasi laging naglalasing si Papa Krogi dahil nag-prepare. Ay, kaya pala. Laging naglalasing ang food. Wrong send. Wrong send. So, yun nga. Nakitaan ko siya. Nag-send siya ng napakaraming skills sa iba't ibang account. Tapos ang ibang account doon, nag-out na nung isang araw. Akalain mong yun. Nag-send siya ng 400 skill. 50. Ito, tinitignan ko ngayon eh. Oo, tapos ngayon, yung ibang account doon na tinatrack ko ng since day one, ng pagpasok ko, kasi bago ako pumasok, nag-out na nga sila ng skill nila. So, unti na lang ang nag-hold ng skill nila, mga sinendan niya ng skill.
Pero alam niyo, malapit na maubos yung supply eh. Pero ang alam ko, sa kanya rin yun na ano, na wallet na yun. Kumbaga dev wallet rin yun. Sirenya lang sa iba't ibang ano wallet. Ang akala niya siguro, hindi matatrack. Diba? So, eto si Uwa, tanungin natin. Kasi siya yung laging nagbabasa ng update. Anong mga update ngayon na parang plano ng mga dev ngayon sa Crypto Blades pa rin? Ano, ang major ano nila, yung parang way para mag-burn ng skill. Pero feeling ko di naman mag-burn dahil nagigain at nag parang nalulus yung isang player at nagigain naman yung isang player. Yung PvP at yung raid. So yun yung parang update. Pero ngayon sa future updates, pero yung update ngayon yung sword na magiging dust para ma-force mo yung sword mo. Sinata. Para lumakas yes, yun. Oo. Pero hindi naman may way na napag-burn ng skill doon, yung ano lang, yung 0.01 ata, yung pag-re-reforge. Pero I think kulang pa rin yun eh. So kailangan pa rin lang ng ibang mechanism para mag-burn, di ba? Oo, okay la. Tapos ako sa kanila, gumawa na lang sila ng panibagong ano, currency sa loob ng game. Huwag na gamitin yung skill. Kunyari, BNB, yun pambili mo ng character, tapos yung skill yung ipang-out mo. Hindi yung skill ang pambibili mo, yung pa ipang-out mo. So sila nagkamali eh. Kasi 1 million lang naman yung supply, tapos bibili sila, di ba? Pag bumili sila, tapos yung supply ng ano, ng skill. Kasi kailangan mong isop eh. Dapat BNB na lang dapat ang ano nila, ang pambili ng character. Para yung 1 million supply na yun, makunti, anong tawag dyan? Hindi ba parang masyadong mababa yung 1 million na supply para sa laro? Mababa nga talaga yun, kaya napakatas ng value eh. Doon pero may mga ano daw? Doon pa sila nagkamali. May rumor doon sa may second, parang secondary coin. Nag-eco, ba't ganun? Teka lang. Blade Kingdom. May parang lalabas na yung Kingdom coin ata doon sa may parang project nilang Crypto Blade Kingdom na nakakonect rin sa Crypto Blade. Pero di pa sure kung may lalabas bang ano secondary coin. Maganda ba 'yun pag nagka-secondary coin? 'Yun ang pinakamaganda. Tapos tanggalin na talaga nila yung ano pagbili ng skill. Dapat hindi na natin mabibili ng skill tapos gagamitin natin sa game. Dapat ang gawin talaga BNB ang pampasok tapos skill yung pang-out. Hindi yung skill yung ipapasok natin sa game tapos yun rin yung i-out natin. Isipin mo ha, 1 million supply, bumili ako ng 20 ano. Kunya bumili ako ng 100,000 skill. Tapos yun ang ipapasok ko. Hindi ko naman ibuburn yun eh. Kasi ibuburn yun, ipabibili ko lang yun ng character. Pag bumili ba ako ng character, mabuburn ba yun? Diba hindi? Papasok lang ulit yun sa liquidity pool. Oo. So walang nabuburn. Diba? Ang kailangan nila palagi, madaming ano investor para lang umakit yung value ng skill. So dati okay yun kasi na-hype. Pero ngayon, hindi na kasi wala na silang burning mechanism eh. Tapos ngayon pa na-unlock pa yung ano, na-unlock pa ngayong liquidity pool. Ito ang tinitignan ko ngayon eh. Nag-unlock ng liquidity pool, kumuha siya ng ano, ng 400 skill. Tapos pinapasok niya ulit sa contract. So ang nangyayari tuloy, yung value ng skill lalong bumababa kasi dumadagdag yung ano, supply ng skill. Diba? Sino ba nag-isip nito? Economist ba nila? Easy lang. Pero ano ba? Tapos nakita ko pa ng 8-12. August 12. Bumili yung ano, yung dev ng 98,000 worth of skill. Kasi akalain mo 'yun, bumili siya ng skill tapos pinasok niya ulit sa contract, 'di ba? Bakit para tumaas ulit yung ano? Para tumaas ulit yung value ng skill tapos i-out lang ng mga players na iba. Bakit nung ano, 'di ba nung parang mga last week yata 'yon, parang tumaas uli yung value ng skill. Ano nangyari doon? Parang nag-ano siya, nag-2-8 yata 'yun, 'di ba? Ah, yung marami ang doon, mga wheels na pumapasok. Hindi, pre. Isa lang ang pumasok doon. Yung dev. Dami eh. Yung dev lang ang pumasok doon. So, yun nga. Anong nangyari dyan sa ano yung pumasok na whale ng isang araw. Hindi naman ng last week yun eh. Nung 12 lang yun eh. Oh, isang araw lang yun. Yung dev yun, nagpasok siya ng 80,000, tapos another 4,000, tapos another 98,000 na skill. Bumili siya ng skill. Tapos pinasok niya. Tapos yung pagkabili niya, pinasok niya yun sa ano, sa Crypto Blades. Diba? Di ba lang kung iniisip nila eh. Kung hinold na lang sa nila ito, kunyari, binili na ng skill, tapos hinold na lang. Diba? Para sila yung top holder. Kaysa, iba yung maging whale, tapos benta ng out lang ng out yung whale na yun. Anong ginagawa nila palagay mo? Anong reason bakit?
yun nga, pinapababa nila play yung value ng skin. Pinapump nila para kunyari ma-hype, tapos sila rin yung mag-out. Pero ang nangyari nga ngayon, bumili sila ng skill, tapos pinasok nila sa contract. So, dapat, mataas na dapat yung value ng ano eh, ng skill eh. Hmm. Kaso, pinasok nila ulit sa contract, so, bumaba ulit yung value kasi madami na naman na supply. Kasi tumataas lang naman ang value ng isang ano, cryptocurrency pag konti yung supply. So, ngayon, dahil dumami ulit yung supply, ayun, bumaba ulit yung ano, value ng skill. Dapat sana, pagkabili niya, hinold niya na lang, hindi niya lang sana sinin sa contract. Yun ang pinakamagandang gawin doon. Sa ngayon eh, no? Parang walang naglalaro ng Crypto Blades ngayon. Wala na yata naglalaro ngayon ulit. Oo, oh, syempre. Eh. Lugi magpalo eh. Pag pumalo ka, pagka nakipaglaban ka ng ano, nakipaglaban ka, lugi ka pa, sisingilin ka pa ng Crypto Blades kesa ano. Kaya nga. Tignan nyo sa, ano, sa monthly calculator. Kita nyo doon. Negative yung ano. May utang ka pa. Nag-invest ka na nga, may utang ka pa. Ang yung in-invest natin siguro nasa yung sa akin nasa 14k 15k tapos wala, hindi pa rin nababawi, kaya hindi natin alam kung ano bang gagawin ng dev dito. So dapat ano na yan, ano, gel malis sa Binance. Oh, yun ang pinakamaganda, dapat malis sila sa Binance, pero napaka ano, parang ang hirap na, ang hirap in oh, i ano nun ipa ilagay sa pero Binance doon. Sila eh, nag-top in BB ba yun? Kahit mag-top sila, kahit anong top nila, wala sila, kahit, wala naman na use yun yung maging top sa CoinGecko. Kasi kahit sino naman pwede makapasok sa CoinGecko. Pero hindi mo kasi sinasabi na, hindi mo kasi sinasabi na pag pumasok ka sa CoinGecko, ano ka, legit ka. May chance pa rin talagang mag-ano. Hindi, yung sinasabi yun sa Binance, yung parang most valuable builder na game. Parang ganun. Ano sa Binance? Oo. Hindi pa naman sila nakapasok sa Binance, ha? Oo, kaso yung ano lang sila nung ano, nung parang mouse builder lang. Pero hindi sila nakapasok. Hindi sila nakapasok. Mahirap to pasokin sa Binance. Kung makapasok man sila, hindi masaya tayo lahat, di ba? Ang dami pero na kailangan talaga nila dito, bago sila pumasok sa Binance, dapat may iba silang currency. Ang dami na nga rin, ano eh, ang dami na rin gumagaya nung ano, nung Crypto Blades, na parang biglang bumabagsak din agad. Kasi sobrang ano, sobrang ginaya nila, tapos nilagyan pa nila ng mas madaling function na mas malaking kumita ng pera. Kaya mabilis nakakakuha ng pera yung tao, tapos wala na, namamatay agad yung game. Yung isa, 'di ba, mayroong isa na ano? Anong tawag doon? Yung Blade Knight, yung Blade Knight. Oh, yung Blade Knight. Tapos ano ba nangyari doon? Wala, scam. GG Kids. Oh, GG Kids. Nabanggit natin yung scam, pre. Nabanggit natin yung scam. Parang makukonsider na ba natin ngayon na si Crypto Blades eh scam na ngayon? Hindi pa naman. Hindi pa. Kasi tingnan mo yun, 'di ba? Maganda naman yung ginawa ng dev. Ay hindi, kumbaga, kung scam po, to dapat hindi na siya nang bumili ng $98,000. Hindi nga pala 98,000 eh. Sobra pa nga eh. Nasa 100,000 plus. 100,000 yun. Tapos ipapasok niya ulit sa crypto base. So, ibig sabihin yun, Dave, may tiwala pa rin siya sa project. Hindi natin masasabi na scam siya. Oo, oh, tsaka nag-hire ng ano eh, ng mga sino-sino ba yung nag-hire niya. Isipin mo ah, kung scam siya, dapat yung ano niya, yung $100,000, hindi niya na dapat ulit pinasok sa sarili niyang game, diba? So, ano, parang... Bali, dapat niya inaayos. Pang last, ano natin, last question na natin. Paano pwede gawin ng dev na maging pang long term na solution na maging stable yung economy ng ano ng Crypto Blades? Paano ano? Paano dapat nila gawin? Ikaw anak ni Kroge. Anak ni Kroge. Rudy Balman. Sabi ni Papa. Sabi ni Papa. ano daw, nag-isip pa lang sila ng hindi, nalimutan ko yung sinabi niya ba? Nainatok na kasi ako nun eh. Pero, para mag long term itong ano, crypto. Yun lang talaga, kailangan nila ng iba pang yung burning mechanism, yung mga kanilang update. Kasi yung ano naman, yung dev naman, laging ano yan eh. Parang kung may papa-update sila, yung parang may implement silang isang bagay, mabilis naman yan. Hindi yan, hindi lang a week nila ano, ginagawa, kundi parang ilang araw lang may implement na yun. Eh, feeling ko, maglo-long term pa. Oh, para sa akin, maglo-long term rin to. Feeling ng ano ko. So, dapat tanggalin nila siguro yung ano,
babaan pa yung gas fee. Tapos yung rewards, parang ano na, parang tawag yan, magkaroon sila ng ano, ng fixed rate ng reward. Hmm. Diba? Tapos ayun nga, yung currency dapat iba. Yung pagpapasok ka BNB, ilalabas mo yung skill, ganoon na lang. So, yan, tulad sa diba? Bibili ka via Ethereum. Tapos mag-out ka via SLP, ganoon. Kung magano ka ngayon, kung may gusto, may magtatanong sa iyo na newbie na parang gusto ko sanang pumasok sa Crypto Blades, anong ano niyo? Ito ba yung tamang time o medyo lilo muna, wag muna? Paano ba? Paano bang ano natin diyan? So, sabihin ko lang, ano, wag kapatid, masama 'yan. Masama pa 'yan, wag muna ngayon. Wag muna ngayon. Mm. Hindi ba makakatulong 'yun na pagka may pumapasok o hindi? Wala lang, wala epekto. Magagalit lang sa'yo yun, pre. Pag sinabi yung pumasok na yun, tapos wala siya mapalo. Baka ikaw papaluin nun. Ano ba, ikaw? Huwag muna ako, huwag muna sa'yo. Kasi, wala, si Rapa economy talaga eh. Like, okay. Di mo, yung ROI mo, di pa mababawi. Kaya kung mapasok kayo, do your own research na lang. Yung mga papasok talaga. Tama. Napakagaling mo nga doon. At, ayun, ito second episode ng Packshit podcast na kasama natin dito si Uwa. Inang Uwa, to itsura ang gago. At ano ko, half Korean ako eh. At kasama din naman natin si Regel Packshit. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel na Packshit Axie Gaming. Makikita niyo doon mga gameplay niya ng Axie na yes, napakagaling ko doon. So, promote play din ni Regel Diary. Ano Regel? Ano Regel? Hindi narinig, baliw. Escape Diary. Escape Diary. Oh, yung mga hobby nitong gagon to. Aquascape Diary research niya. At ayun, kami like, comment, share, and subscribe. Merong ano dyan, merong Discord link sa baba, sumali na kayo. Oo nga pala, shoutout nga pala sumali sa na nag-gift sa akin dun sa ano, CryptoBlade ano, Discord server. Akala nyo nakalimutan ko na. May sama na loob ang puto. Pero kinip nyo ako. Okay, tapos ngayon. May sama na loob. Tapos ngayon, wala na kayo ngayon, di ba? Asan na kayo sa CryptoBlade ano, Discord, di ba wala na? Yung isang streamer dun, di ko lang, di ko ipapangalanan, pero okay. Wala na, nag-out na. Ay, hindi ko alam kung nag-out na, pero wala na siya doon. Sino ba, sino ba yan? Hindi na siya nag-out. Hinaway na ako doon eh. Okay na, tama na yan. Thank you sa mga nanood. At next episode uli. Episode 3, hindi ko alam, may guest yata tayo noon. Si Shane Lobo, hindi ko sure. Pero abangan nyo guys. May, kung magkakaroon ng oras, lalagyan natin ng guest na si Shane Lobo. And ayun, bye.